sa entrance gate. So ito guys, art naman. Wow. Miniature of Petronas Towers. Guys, sa mga mahilig mag-bar dyan, no? Ayan, meron sila ditong Precious Restaurant and Bar. Kakaiba yung food court sa kanila dito, guys, no? Ito, guys, yung pinipilahan na kini soya bean, no? So, saan na kaya yung pila nito? Napakaraming pila. Lasang ano siya, taho talaga, guys. Kasi nga, soya. Hi guys, this is Los Furukawa and welcome back to another Malaysia video. And for today's video guys, itutur ko kayo dito sa Central Market and mamaya sa Petaling Street naman. So, dan ako mag-picture taking and may napansin ako dito guys sa gilid ng Central Market. Ito yung Pasar Seni MRT Station. So, yan. Yan yung Rapid KL MRT Station nila. Then, itong Central Market pala guys is built pa noong 1888. So grabe no, napakatagal na nitong Central Market na to. I'm very very excited na matour ko kayo dito sa loob ng Central Market. Kahit ako, hindi ko pa kasi napupuntahan nito. So let's go na. Nandito na tayo sa entrance guys. Ito yung kanilang information counter. Napakarami oh. Mga alas. Ito, mga damit. Ito guys, so mga arts and crafts. So ito guys, art naman. Wow. Miniature of Petronas Towers. T-shirt. And itong 10 Moku pottery. And guys, so may cotton candy pa dito. Sin ko dito guys sa Central Market is napakarami niyang arts and crafts and also yung mga sculptures. Guys, actually puro mga pasalubong din yung nandito. Yun din yung mga napansin ko. Tsaka syempre mga Malay na clothes. Talagang ang unique ng mga design ng Malay suits. Yan ako gaya dito. So, kung yan yung ipapasalubong mo sa Pinoy, hindi naman nila susuotin yan, di ba? So ito, Lucky James. Ang kukit po. Dami po. Ice cream. And meron pa sila ditong pang mga banyo na gamit. Bating tapir. Akyatin kaya natin yung nasa taas. Yan. Gusto ko na ma-explore yung nasa taas, guys. Ang dami, may wallet pa. Ano nga, tingnan mo tayo sa wallet. How much for the wallet? How much for the wallet? Mini wallet. This one. Alright. The coin purse. How much? This one, right. Car key holder. Ah, car key holder, okay. So, how much for that? 45 RM. So, 45 Malaysian ringgit ang kanilang wallet. So, magkano yung kung i-convert to peso, di ba? So, kayo na lang mag-convert, guys. Meron pa dito mga antique collectibles. Yan, lalabas na tayo dun sa Central Market. So, akyat tayo. Ayun, meron pa dito. Akyat tayo, guys. So, aakyat na tayo now sa second floor. So, yung ditong part, parang mga close pa. Yan, no, mga antigong gamit. So, nandito tayo ngayon, guys, sa kahabaan ng Central Market. Isang pahaba lang yan, no, hanggang dun. So, dun ako nang galing kanina sa entrance. Hala, parang gusto ko mag-picture dito. Picture nga tayo dito, guys. So, doon na tayo mag-picture taking, guys. And, nandito tayo ngayon sa right side ng Central Market. So, ito. Mga Malay suits. Ano ba yung mga makikita dito? Ayan, mga batik designs.
And itong mga song. What's that song? Quetzoterale Sea. Medyo mahirap banggitin yung mga pangalan ng store dito. And meron pa rin sila dito guys ng mga restaurant din. And cafe. Meron din sila dito ng ginger. Forever Thai. Yan na, meron silang aneka soup. Kakaiba yung food court sa kanila dito guys, no? Tsaka amoy talaga luya. Yung pangamoy ko talaga is iba. Ayan o. May siyang nasi ayam. Halo-halo yun andito. Quoting ko kayo dito. Green bowl. Nasi ayam. Lontong satay. Ayan guys, titikman natin yun sa Halan Alor. So ito, ayan, yung tofu. Ayan, may western cuisine din sila. Okay. Ito, nasi campur classic. Thai corner. Okay. And ito guys, yung famous. Nasi lemak. Kukus and ayam penyet. Yan yung mga foods. Nasi lemak. Ayam rempa. Sambalado. Clay pot and sisling, syempre. Ayan, isang paikot. Oh, tignan nyo guys. Oh, sa mga Pinoy guys na pupunta sa Kuala Lumpur, try nyo dito sa Central Market. Kasi medyo makakamura din naman kayo dito. Ayan o. Napakaraming pwedeng bilhin dito. Diba? Para siyang baklaran. Pero more on vintage and antique yung designs. And isa pa, buti na lang malamig dito. Kasi napakainit sa labas ngayon. So, after nitong Central Market ko guys, let's go na tayo sa Petaling Street. So maglalakad lang muna ako guys, baka hindi ko na i-record since lagi naman nakikita yung mga yon. Guys, nga pala, pansin ko lang dito sa mga Malaysians is approachable naman sila to the point na nagkakaintindihan naman kayo. And isa pa guys, tatawa ako kasi nahahalata nila na Pinoy ako. Tapos tinatanong ko, bakit nila nalalaman na Pinoy ako? Kasi daw guys, dahil sa accent daw natin. So kapag pupunta kayo ditong Kuala Lumpur, kilalang kilala na pala nila yung accent natin guys. Grabe naman sa accent. So yung accent ko sa English guys, baroque. So tinatry naman natin makapag-communicate sa kanila kahit hindi ako ganun ka-fluent mag-English. Siyempre, paano tayo makakasurvive dito? Hindi naman silang tatagalog. Unless may Pinoy ka makikita dito. Pero akala mo yung mga nasa baklaran, yun din yung nandito, hindi. Iba talaga yung lengguwahe nila guys. Guys, madadaanan na naman natin ang best beef noodles in town. Yung Shinky beef noodles na napakasarap. Hello! Napakasarap talaga ng beef noodles nila. Ay, malapit na tayo sa Petaling Street. Nakikita nyo ba yung may design na gold and red? Yan na yun guys, dito na nga nagsisimula na oh. Luggage for only 99 Malaysian ringgit. Guys, nandito na tayo ngayon sa entrance ng Petaling Street. So ngayon, itutour ko na kayo dito. And alam kong excited na kayo makita itong Petaling Street na napakasikat dito sa Kuala Lumpur. So, ayan guys, so salamin. Mga sportswear. Kasi ito, mga sapatos. For only 50 Malaysian ringgit. Ayan. Yung mga chinelas. Kasi ito, oh, mga Class A, Christian Dior, Paris, Lacoste. Napakaraming ano dito. Mga damit, pangpasalubong din. So iniisip ko guys kung sa Central Market ako bibili or dito sa Petaling Street kasi napakarami din pangpasalubong.
Ayan, no, bukod sa nandito, so para siyang baklaran guys, bukod sa nandito, meron pa dun sa mga gilid kagaya nun. Ayan, no, tignan nyo naman, no, magcha-Chinese New Year na kasi guys, kaya maraming lanterns. Grabe, napakaraming tao dito. Ito guys, yung pinipilahan na kini soya bean, no? So, saan na kaya yung pila nito? Napakaraming pila. Ayan. Yan guys, wala naman palang pila. Yan, matatry na natin tong soya bean nila. Guys, bumili tayo ng soya bean for only 2.40 Malaysian ringgit. Lasang ano siya, taho talaga guys. Kasi nga soya eh. Pero... sarap. Yung napakaraming tao ngayon guys kasi weekend. So medyo masaya lang ako guys kasi hindi naman nila ako kilala pero nakakapag-vlog ako ng malaya dito sa Petaling Street. So ito yung kanilang famous na soya and natigman ko na. And napakasarap niya nga kasi parang kinalamig na ano yung sa taho. Soya. So sana sa Philippines meron din ganyan guys. Comment down below if meron ganyan sa Manila. So sabihan nyo ako. Guys, ito yung chestnut po. Galing. Welcome sa kahabaan ng baklaran. So guys, kain tayo ng kain dito sa Kuala Lumpur. So patay na naman ako nito kay coach. So dodoble na naman natin ang workout pagbalik natin sa Pintas. Ilang carbs na naman at calories ang nadagdag kaya sa akin. Sobrang daming kain-kain talaga dito. Kasi guys, napakaraming street food. So para siyang Bangkok din talaga na papakain ka talaga kahit saan. We finally reach the end of the Petaling Street. So doon ako nang galing kanina pa. And nakabili na rin ako ng face mask. Kasi guys, ay naubusan na ako ng stock ng face masks. And... kita nyo naman guys, napakaraming nationality na nandito. So, kailangan ko talaga mag-face mask muna. Ayan, nandito na tayo. So, saan na tayo pupunta ngayon? May hinahanap akong mga street foods eh. So, ewan ko kung makikita pa natin. So guys, I think doon na natin tatapusin yung vlog natin sa tour sa Petaling and sa Central Market. So guys, kung gusto nyong makabili ng mga pasalubong, nire-recommend ko na pumunta kayo dito sa Petaling Street. So, nawala na ako ng battery kanina. So, ang sasabihin ko lang naman is, kung gusto nyo makamura dito sa Kuala Lumpur. So, yun lang guys. If you guys like this video, don't forget to follow me on my Instagram at Lost for Rukawa. And like my Facebook page, Lost for Rukawa din. And guys, if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostforrukawa19@gmail.com. Don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. That's it guys. I really appreciate you being here. Let's start on another Malaysia vlog again in the next one. So go na. Oh, diba? Dito ako sa kahabaan ng Petaling Street.